Ayan guys, at pag nag-aayos ako ng PC ay may libre pa kayong linis. Ayan o, linisan natin. Yon mga ka-Comtech, mga ano, mga ka-technician natin dyan. So ito yung dinalang ano CPU dito sa akin at ipapaayos daw. So ito ay nanggaling sa ibang technician at hindi nila nagawa. So yun, titestingan natin. Titingnan muna natin kung ano yung problema niya. Hindi din kasi alam nung nagpapagawa. Basta ang sabi lang ay nagda-diagnose daw. So hindi ko naman nakikita kasi CPU lang tong dinala dito, no? So testingan natin na i-on. Sinaksak ko na, saksak na 'yan. At subukan natin na i-troubleshoot yung CPU niya. Ayan, kung makikita po natin ay nag on naman nung pinindot natin yung switch, no? Ayan, no? Ayan. Ayan, may tama lang yung ating LCD. So, nag-open siya. Nag-open siya. Ayan, kaya lang yun, namamatay. Yun ang problema. So, yun ang kailangan natin matroubleshoot, bakit siya nag-off. Ayan. Yung mga kapasitor naman niya ay wala namang lumobo. So, ayan, napakadumi kasi ng CPU niya. Ngayon, susubukan nating linisan ito. Linisan muna natin. At kung ganun pa din, tatanggalin natin to. Tanggalin natin to at titestingan natin dun sa built-in niya. Dito sa likod dito. So tatanggalin natin tong kanyang video card. Ayan, tatanggalin natin 'yan mamaya. At titestingan natin kung ganun pa din siya. So ayan, susubukan natin lahat ng mga nakakabit diyan na testingin, no. At kung hindi, subukan nating palitan tong kanyang supply pang naglo-low voltage. Okay. So yan o mga idol, tinanggal natin yung kanyang video card. Ayan, tinanggal natin, no? At kinabit natin na sa built-in niya yung VGA cord. So try natin i-on. I-on ulit natin. Titingnan natin kung ganun pa din. So, hintay natin kung mag on off. Mukhang hindi naman siya nag on off. So, malamang itong kanyang video card ay may problema. Try natin tong linisan. At titestingan din natin yan mamaya. Titesting ulit natin pag nalinisan natin. Ayan o. So, hindi naman siya namamatay. Namamatay-matay. Kaya lang tinanggal ko kasi yung ano ng hard disk natin. Kasi baka ma-damage naman siya. So subukan natin ikabit 'yan kung papasok siya sa Windows. Ayun oh, nandito lang tayo sa ano. Yung sabi niya, system boot failed. Failed. Ah. Okay, testingan natin na ikabit tong hard disk.
Okay, naikabit na natin yung SATA power and yung SATA ng hard disk. So ayan, naikabit na natin. Try natin ulit i-on. Namamatay siya pag nakakabit tong hard disk. So, yun. Ang problema ay ibig sabihin malamang hindi ito kanyang video card kasi nag-open siya kanina. Then, sinubukan natin tanggalin to. Then, tinanggal din natin to. At hindi nag-on-off yung ating PC. Ngayon, kinabit natin itong hard disk, nag-on off. So, ang gagawin natin ngayon ay isisimus natin. No? Try ko munang isimus. Yun mga idol, ang ginawa natin ay pinalitan natin yung kanyang SATA. Ito. Yan, pinalitan natin 'to ng ibang SATA. So, at nakita natin na hindi nag-on off 'yung ating PC kahit nakakabit itong hard disk niya. So, ibig sabihin, so possible hindi natin alam kung may problema 'tong SATA, no? Ang isa pang problema ay corrupted ang OS. So, kailangan nating mag-reformat. Mag-install tayo ng OS. So, yun. Mga technician. At sisimulan natin mag-reformat, no? Yun. At update tayo mamaya pag nagawa natin. Yan. Ayan. Nagpo-format na tayo. Yan. Windows 7 lang gagamitin natin. Kasi yun ng... ito lang yung available ko ngayon na OS, Windows 7. Hindi pa ako nakagawa ng Windows 10. Ayan. So, okay na to kasi pang ano lang naman. Pang school lang nung bata. Pang Zoom. Ayan, mahalaga may magamit sila. Kasi hindi nagawa nung ano eh, nung... kabilang shop. So, yun. Ayan, okay na. Nasa 55 na tayo. 58. Ayan, mabilis lang. So, yun. Okay na to, mga katek. So, yun, mga kakomtek. Katechnician. Okay na itong ating inayos na CPU. Ayan. So, kung makikita nyo, ngayon, ay talagang naayos natin, no? Ayan. At, papakita ko sa inyo yung ating device manager. So, ayan. Kompleto ang install. Ayan. At sa mga nagpapagawa sa akin, guys, binibigyan ko na sila ng kompletong apps. Yan. Ay mga apps na kailangan niya. Hindi ko pa na-install pala yung Zoom. So, yun na lang Zoom. Yan. Dahil sa estudyante ito, guys, ay kailangan nating lagyan ng Zoom. Ayan. So, i-download na lang natin. So, ayan, nag-download na tayo ng Zoom at install lang natin to. Saglit lang naman yan. At, ayun, tapos na po tayo sa ating pag-aayos ng PC ng estudyante.
So may isa naman tayong natulungan na estudyante, no? Kailangan niya to sa ano, sa online niya. So hanggang dito na lang mga ka-Comtech, at maraming salamat. Sana ay may matutunan kayo dun sa aking video na ginawa. Bye-bye.